Muli sa gabing ito, ating yuko ang ating mga ulo sa pananalangin. Amang Diyos, sa gabing ito, nagpapasalamat po muli kami sa isang dakilang privilege na muling makaparito sa lilim ng iyong presensya, makatayo sa harapan ng iyong kaluwalhatian. Hindi sa pamagitan ng mga bagay na aming nagawang mabuti, kundi sa iyong biyayang pinapasagana mo sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. At sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus at ang dugong tumigis upang kami ay aring ganap, paging dapatin, at sa pamagitan ng pananampalataya, kami ay makalapit. Maranasan ka, madama ang iyong wagas na pag-ibig. Maranasan ang iyong pagkilos at paggawa sa aming mabuhay. At higit sa lahat, ang iyong patuloy na pangungusap. Sa gabing ito, Amang Diyos, yamang kami nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, huwag mo po kaming lagpasan. Katagpuin mo ang bawat pangailangan, at kung may mga kaisipan kaming hindi ayon sa iyong kalooban para sa aming mga buhay, iyong linisin at pihitin kami tungo sa direksyon ng iyong pagkatawag at pagkahirang sa amin sa uling maaraw na ito. At salamat po sa iyong biyaya na sa gabing ito, Diyos, ay muling marinig ang iyong pangungusap sa aming mga puso. At kami ay iyong gabayan, maturuan sa mga bagay na dapat naming mapagalaman sa huling mga araw nito, yamang aming nalalaman ng panahon na hindi magluluwan. Tulungan kami, Panginoong Diyos, na pakatantuin ang mga araw na aming kinabubuhayan. At gaya ng mga nakasulat na pangungusap ng iyong anak, na kami, O Diyos, ay maging mapagbantay, manalangin, na masumpungang karapat-dapat at makatayo sa araw na iyon ng pagparito ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. So help us, Father God. Gamitin mong instrumento ang iyong abang lingkod at daluyan sa gabing ito. At bayaang sa aming kalagitnaan, kumilos ang espiritu ng kapahayagan ng karunungan sa pagkilala sa iyo at sa iyong kalooban sa panahong aming kinabubuhayan. Dinadalangin ko, Amang Diyos, di lamang ang manaritong mga kapatiran, kundi kahit ang nasa kanilang matahanan at nakatunin online at sa iba't ibang mga dako at maging sa iba't ibang bansa, Panginoon, na sa kabila na may kalayaan kaming makadalo sa mapananambahan, subalit may mga dako at bansa na saan ay may mga anak ang di makaparoon sa mapananambahan dahilan sa layo at dahilan sa sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Katagpuin mo rin at abutin ang mga pamilya, mga membro ng tahanan na dumaraan sa mga suliranin gaya ng mga karamdaman sa gabing ito. Huwag mo po silang lagpasan. Abutin sila ng iyong makapangyarihang kamay at kanilang tangkapin ang kalakasan at kagalingan at kalayaan sa anumang mga karamdaman. Itong ay aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pangalan ng aming Ina Jesus. Panginoong Jesus, ay aming inaangkin ang katugunan, ang kagalingan, ang mga pagpapala na iyong inilaan para sa amin maging sa gabing ito. Lahat ng ito ay aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Everybody say Amen. Amen. Everybody say Praise the Lord. Praise the Lord.
palakpakan natin ang Panginoon sa gabi. To God be the glory. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. At samantalang nakatayo ang bawat isa sa atin sa gabing to, nais kong basahin natin ang isang hula sa banal na kasulatan. At ito ay nasa Joel chapter 2. At ang talata ay ang verse 28. At alam kong pamilyar tayo sa hulang ito. Most especially mga Pentecostals at lahat ng naniniwala sa outpouring ng Holy Spirit. At ang verse ay nagsasabi ng ganito. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved, shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord has said, and in the remnant whom the Lord shall call. Ang Diyos magpalat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang lahat magsabing amen. Amen. God bless you all at makakaupo ng lahat. Okay, sa gabing ito ay bagamat marami sa ating mga kapatiran ay wala at in ating kasama, and I think some of them ay naka-tune in online sa atin. Gayo pa man, salamat sa patuloy na kagalakan na ating nadarama sa ating mga puso sa paglilingkod sa Panginoon, sa pakikinig sa kanyang mga salita. At higit sa lahat, ang pagkauhaw ng ating mga puso at kaluluwa na alamin at malaman ang kanyang kalooban sa huling mga araw na ito para sa atin na mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. At kagabi, nag-share kami ng ilang mga brothers at aming pinag-usapan ng Hebrews chapter 11 patungkol sa karanasan sa pananampalataya. At sa paanong paraan ang pananampalataya ay dumarating, bumabangon sa puso't buhay ng isang anak ng Diyos o sa isang mananampalataya. At ikalaway aming pinag-usapan, at Lord willing ay maaari nating talakayin ito sa masusunod na gawain. At ito'y sinadjust rin na isang scriptures na nagsasabi, I think 2 Peter chapter 1 verse 10, make your calling and election sure. For if you will do this, you shall never fall. So gaano kahalaga na ang bawat mananampalataya at nagsasabing mananampalataya ay tiyakin at kanilang siguruhin ang kanilang pagkatawag at ang pagkahirang. Sapagkat kapag ito ay kanilang ginawa, ay hindi sila matitisod kailanman. At aming napag-usapan kung gaano kahalaga at bakit napakahalaga na matiyak ng bawat mananampalataya ang pagkatawag at pagkahirang. And I think napakadali para sa atin na mga mananampalataya na i-claim at mag-claim, ako'y isa sa mga hirang, ako'y isa sa nobyan ni Kristo, ako'y isa sa mga tinawag ng Panginoon, at madaling gawin ang pag-claim, pero ang siguraduhin at tiyakin ay napakahalagang bagay, at yun yung isang bagay na nais kong makaabot at may parating sa bawat isa sa atin sa huling mga araw na ito. Sa kadahilanan na kapag ang sino man na mga
Nagkiklaim na sila'y mga tinawag at hirang sa panahong ating kinabubuhayan, at kapag ito'y hindi nila natiyak, hindi nila nasiguro na sila'y gayon nga, ay may malaking kabiguan sa kalaunan. At yan ay ating pag-usapan kung bakit. Otherwise, hindi ito babangkitin ni Apostol Pedro ng kanyang sabihin, make your calling and election sure, for if you will do this, you shall never fall. Hindi niya babanggitin yun kung hindi napakahalaga ang bagay nito. So far, hindi ko dinidiscourage ang sino man sa atin. Patuloy tayong maniwala at patuloy na tumayo sa ganitong katiyakan o paniniwala natin na tayo'y mga tinawag at mga hirang. Subalit, may mga bagay na dapat nating mapag-alaman ng higit kaysa mga bagay na yan. Pwede nating angkinin ang bagay na yan sa mababaw na pag-aangkin, ngunit ang malalim na layunin ng pagkatawag at pagkahirang ay dapat nating arukin at malaman. So sa gawing ito, mula sa verse 28 hanggang sa verse 32 ng hula ng propitang si Joel o si Joel, ay ating makikita, mga kapatid, ang hulang ito ay nakasentro sa gagawin ng Diyos sa huling mga araw, even though nasa verse 28 hanggang verse 32 ay wala tayong nabasa na malinaw kung kailan at anong panahon magaganap ang hulang ito. Tama? Ang sabi lamang rito sa verse 28, and it shall come to pass, no? Sabi rito, and it shall be afterward, sa isang version. At ang isang aking binasa kaganina, ang sabi, and it shall come to pass afterward. So, ibig sabihin, may mga previous na mga events, may mga naunang mga bagay, kaganapan, pangyayari, bago magaganap ang hulang ito. So, kung ating titingnan ang mga previous verses bago ang 28, ay ating makikita na ang mga naunang mga talata sa hula ng propitang si Joel mula sa verse 18 pataas hanggang sa verse 27, ang mga hula, kung ating titingnan, ay may kinalaman sa panahon ng restoration, panahon ng pagsasauli ng mga bagay na saan ay ating makita. Kung ating pupuntahan ang previous chapter, ang chapter 1, ay makikita natin ang propesiya, ang hula, patungkol sa masasabi nating pagdadaanan at mararanasan ng bansang Israel sa pamagitan ng apat na imperyo o kapangyarihan, kaharian sa ibabaw ng lupa, at ito'y inilarawan sa iba't ibang uri ng insekto. So, alam natin na ang tinutukoy rito sa hulang ito ay kung paanong ang bansang Israel, o ang most especially ang Kingdom of Judah, ay nahulog sa kamay ng Babylonia, at sumunod sila ay napasa ilalim ng Medo-Persia, at sumunod ay Grecia at sa Roma. Pang-apat na imperyo na sumakop sa kanila, ha? At ito ay sa kapanahunan pa ng ating Panginoong Hesus, at bago ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ay napailalim ang Juda, ang Jerusalem most especially, at kahit ang lupain ng Israel ay nasa pananakop at control ng mga Romano. So, sa panahon ng 70 AD ay natupad at naganap ang lubusang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo na inihula ng ating Panginoon. At sinundan pa ito ng pangangalat ng mga Hudyo sa sumunod na mga taon tungo sa iba't ibang panig ng mundo. So therefore, kung ating titingnan,
Ang hula ng propitang si Joel ay magaganap ito at mangyayari ito pagkatapos ng panahon o maganap ang panahon ng pagsasauli. At ang pagsasauling ito ay may kinalaman ang bansang Israel sa kanyang kasaysayan. So inyong tandaan ang bagay nito sapagkat sa gabing ito ay ating makikita ang tinatawag na dual affliction ng mga prophecy. Kung minsan ay may mga ganitong hula sa banal na kasulatan na ang hula ay hindi lamang tumutukoy sa isang panahon, kundi ito ay tumutukoy o ma-apply sa magkaibang panahon. Bagamat ang pinakabuo o pinakalundo ng hula ay mayroon talagang specific na panahon na ang kabuuan ng hula ay doon matutupad at magaganap. So ngayon, nais kong bigyang din ang bagay nito. At gaya ng aking na-mention kaganina, wala tayong mababasa sa Joel chapter 2 verse 28 up to verse 32, hindi rito na-mention kailan anong panahon magaganap ang hulang ito. Tama? Pero karamihan ay nagsasabi at kapag kinote ang verse 28, ganito ang kanilang pagkukote. And it shall come to pass afterward. Ang iba ay nagsasabi, and it shall come to pass in the last days. Pero wala yung word na last days sa Book of Joel. Tama? Wala rito ang word na last days. Sa isang ba natin mababasa yung salitang last days? So ang salitang last days ay ating makikita sa Book of Acts. Kung inyo kung sasamahan sa Acts chapter 2. Sa araw na naganap ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos sa upper room. At sa panahong yun ay naisilang ang iglesia sa Jerusalem. Nagtitipon sa isang dako ang mga alagad ng ating Panginoon, binubuo ng malalaki't babae, at almost 120 souls. At nang maganap sa araw ng Pentecostes, ang pangako ng Diyos na pagbubuhos ng kanyang Espiritu. Then, dahilan sa ilang mga taong nakasaksing at tila hindi nila maintindihan ang mga nangyari na kanilang nakita, ay nagpasimula silang mangusap ng mga bagay na tila panunuya at pamumusong sa gawa ng Diyos na inaakalang ito ay kagagawan ng bagong alak at ayon sa kanila ay ikatatlo pa lamang ng oras sa umaga, ibig sabihin ay nasa mga alas 9 pa lamang ng umaga, tila baga na ang mga taong ito inaakala nilang mga lasinggiro at napakaagang nalasing. At dahilan sa labis na kalasingan ay nagpasimulang magsalita ng kung ano-anong wika. At yan ay totoo mga kapatid. Kapag ang isang tao mahiyain, lasingin mo, nawawala ng hiya. Kapag ang isang tao ay hindi marunong mag-Ingles, lasingin mo, nag-i-English-English yan kahit hindi alam kung anong pinagsasabi niya. So ganoon ang mga totoong karanasan. Totoo yan. Yung duwag na tao kapag nalasing, tumatapang. Yung tao na tahimik at walang kibo, kapag nalasing, napakadaldal. Kaya nga ang ginagawa ng iba, kapag gusto nilang malaman ang isang sekreto sa isang taong hindi pala kibo, nilalasing. At kapag nalasing, nabubulgar ang mga bagay na tinatago. So ganoon ang isip nila, kahit kung inyong titingnan ang tala sa Acts chapter 2, ay gayon yung sabi, ang kuminto ng mga tao, ito'y lasing ng bagong alak. Alas 9 pa lamang ng umaga. So balit, ang sabi rito sa aklat ng Acts chapter 2,
Kung inyo kung sasamahan, ay ganito ang ating mababasa sa verse 14. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice. So, ibig sabihin, si Pedro ay tumayo kasama ng mga disipulo. So, ang salitang 11, kasama na si Pedro roon kasi wala na si Judas. At sabi rito sa pagpapatuloy, all of you men of Judea and all you that dwell in Jerusalem, be this known unto you and hearken to my words. For these are not drunken as all you suppose, seeing it is but the third hour of the day. Ang third hour ay alas 9 ng umaga, napakaaga pa para malasing. Pero ang mga taong lasinggiro, walang oras na pinipili yan. Pagkagising pa lang, lasing na. Pero ang karamihan ito, almost 120, ay nakakapagtaka na sabay-sabay na nalasing ng napakaaga. Tama? Siguro kung isa, dalawa, tatlo, talagang lasinggiro na at ginagawang almusal daw yung gin, yung lambanog, abay, reasonable naman na malasing na maaga. Ginagawang almusal. Pero yung ganong karami at sabay-sabay na nalasing ay hindi normal at hindi karaniwan. At sabi rito ng pagpapatuloy ni Apostol Pedro, verse 16, but this is that which was spoken by the prophet Joel. Ngunit, o subalit, ito yung sinasabi ng propita o sinalita ng propitang si Joel. Ano bang sinalita ng propitang si Joel? Sabi rito sa 17, and it shall be in the last days. Now, take note. Sa book of Joel ay wala yung salitang and it shall be in the last days. Ang nakalagay roon, and it shall come to pass afterward. Ang afterward roon ay tumutukoy na mayroon munang magaganap na restoration bago yung outpouring ng Spirit. Pero nang i-quote ni Peter sa araw ng Pentecostes ang prophecy, ang sabi niya, and it shall be in the last days, says God. I will pour out of my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. 18. And on my servants, and on my handmaidens, I will pour out in those days of my Spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in the heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and notable day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. All of you men of Israel, hear these words. So ating makikita, mga mahal na kapatid, na there must be some reason bakit nang i-quote ni Apostol Pedro ang prophecy ay may mga ibang salita na ginamit rito na hindi natin nabasa sa lumang tipan. Therefore, ang term na last days ay isang bagay na napakahalaga na ating pakatantuin. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba ang tinutukoy ni Apostol Pedro sa pangungusap na ito? Ibig ba sabihin na sa kanyang panahon, habang siya'y nagsasalita, yon ay panahon na kapanahunan ng huling mga araw? Tama? At hindi lamang si Apostol Pedro ang gumamit ng salitang the last days o last days. Makikita natin na kahit si Apostol Pablo nang siya'y sumulat sa mga Hebreo,
Itake note natin na ang Book of Hebrews ay sulat na po sa Pablo sa mga kababayan niya. At hindi ito sulat sa mga hintil. Pinadala ang sulat sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, at ipinakilala niya ang ating Panginoong Jesus sa mga kababayan niya na hindi lubos na nakakakilala sa ating Panginoong Jesus na siya ang anak ng Diyos. At kung inyo kung sasamahan sa Book of Hebrews chapter 1, ay ganito ang ating mababasa. Sabi rito, sa verse 1 and 2, God, who at several times and in diverse manners spoke in time past unto the fathers by the prophets, has in these last days. So napakalinaw, hindi lamang si Peter, kundi maging si Paul, ay gumamit ng salitang last days. Ang pangungusap nito, ang phrase nito na last days. Has in these last days spoken unto us by His Son, whom He has appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. So makikita natin, nakapwa si Apostol Pedro at si Apostol Pablo ay gumagamit ng pangungusap na last days. Para sa kanila ay napakalinaw ang panahon na kanilang kinabubuhayan. Subalit, ang tanong sa gabing ito, yung last days na yon na tinutukoy nila, yun na ba ang kabuuan ng tinutukoy ng hula ni Propeta Joel? Brother and sister, gusto kong ipalaala sa inyo sa gabing ito na kung ang kaharian man ng Juda at ang Jerusalem ay na itayong muli ayon sa mga pahayag ng anghel Gabriel na sinugot ng Diyos kay Daniel at ipinakita na mayroong 70 weeks na timeline na ibinigay ang Diyos para sa bansang sa Jerusalem sa kanyang mamamayan hanggang sa pagdating ng Mesiyas at kamatayan nito at ipinakita ang panahon na saan lubusang makakapanumbalik ang bansang Israel at lilinisin sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan at karumihan. Natatandaan niyo ba yung ating paksa nung nakaraang dalawang linggo? Born for signs and wonder. Na ang 10 tribo ang Kingdom of Israel na saan ay nasakop ng Assyria at dinalang bihag at pinangalat ng una kaysa sa Kingdom of Judah. At hanggang ngayon, ang ilan ay hindi magkasundo kung saan-saan napunta ang ilang mga Hudyo na kabilang sa 10 tribes of Israel na nahulog at nasakop ng Assyria. At mayroong mga ilang mga pagsusuri at pagsisiyasat na ginagawa ang ilang mga mananaliksik at some of them ay nakagawa ng pagtitrace ng ilan sa kanila ay napunta sa China, napunta sa Southeast Asian countries and even in the Philippines. Kaya kung ating titingnan ang mga Bible prophecy, ang sinim sa Book of Isaiah ay ang ancient name ng China. At ang mga islands na binabanggit sa aklat ng Isaiah ay ang Southeast Asian Islands and ito ay halos nagtumutukoy sa mga isla ng Pilipinas. Well, hindi natin alam yon kasi hindi rin natin alam yung mga ancient name ng Pilipinas. Kaya nga yung ating pinag-usapan yung pangalang Ofer at iba pa, di ba?
na ating napag-alaman. And yet, ibinalik ng Diyos ang Kingdom of Judah na itayo muli ang Jerusalem. The reason why preserve ng Diyos ang Kingdom of Judah na patuloy na saan ay ipinapakita rito ang covenant ng Diyos sa sambayanan ni David hanggang sa pagdating at isilang ang Mesiyas na hari ng mga Hudyo. Pero pagkatapos ng ministry ng ating Panginoon, 70 AD, inihula ng ating Panginoon na sila'y mangangalat sa buong mundo. Totally. Nangalat sila for almost 2,000 years. E kailan lang ba ang restoration na ganap? Diba? Alam natin yan. Sabi ng Panginoon, learn the parable of the fig tree. Matthew 24:32. Pag-aralan ninyo ang talinghaga ng igos. So tingnan natin ang development niya, yung mga pagbabago mula sa pananariwa ng mga sanga, pananalinsing ng mga dahon, ito'y nagbabadya na ang tag-araw. Another season is coming. Okay? Panibagong kapanahunan, panibagong panahon, I mean, ay dumarating. Another season is coming. So, ano ba yung season na yon na darating? Ito ay panahon ng huling mga araw. And yet, ang tinutukoy na huling mga araw ay dapat nating maintindihan. Of course, kapag kayo ay pumunta sa mga commentary at ilang mga theologians, at kahit pa yung ilang mga footnote ng ilang Bible, ang sinasabi ng mga theologians, ang last days na termino ay tumagal ng 2,000 years. At sinasabi nila na ang term na last days ay ang Gentile dispensation under grace. Di ko alam paano tumagal. Ewan ko kung kaya ninyong madadjust, paano ninyong arukin ang last days ay 2,000 years. Ang span of time. Ganun ba katagal ang last days? Tandaan natin, as I said, ang sulat na Apostol Pablo ay hindi sa mga Hintil, kundi sa mga Hebrews. At gaya na aking sinabi, sa Book of Joel ay wala roon ang phrase na last days, kundi si Pedro ang gumamit nito. Subalit, ano ba talaga ang tinutukoy nila Apostol Pedro at nila Apostol Pablo na last days? Marahil ay makakatulong sa atin kung tayo ay paruroon sa Galatians chapter 3. O chapter 4 rather. Sabi rito sa Galatians chapter 4, verse 4. But when the fullness of the time was come, so tinutukoy na Apostol Pablo ang kapanahunan na kanyang kinabubuhayan. Pagka sinabing fullness of time, ibig sabihin noon last days sa ibang termino. Naintindihan natin? Ulitin ko, ang salitang fullness of time, ibig sabihin sukdulan ng panahon, kapunuan ng panahon, ibig sabihin yun yung panahon ng last days. Sabi rito sa pagpapatuloy, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. So ang kapanahunan ng pagdating ni Kristo, ang kapanganakan ni Kristo, ang panahon na kinabubuhayan ng mga apostol, ang panahon na naganap yung outpouring ng Holy Spirit ay tinatawag na last days or fullness of time. Ano ba yung fullness of time? Ano ba yung kapanahunan yun na tinatawag na kapunuan ng kapanahunan? Ito yung dealing ng Diyos sa bansang Israel. Hindi lamang sa kautusan, kundi mula ng tawagin ng Diyos si Abraham sa Ur ng Kaldiya at nag-stop over sa Haran at
nang mamatay ang tatay niyang si Tera ay nagpatuloy patungo sa Kanaan na lupaing ipinangako ng Diyos. Now, brother and sister, take note ninyo sapagkat ito'y napakahalaga. Very interesting. Mula nang ilabas ng Diyos, o mula nang si Abraham lumabas ng Haran hanggang sa panahong kay Kristo ay 2,000 years. Take note ninyo yan. At mula kay Kristo hanggang sa ating panahon ngayon, another 2,000 years. Pag-aralan ninyo ang Bible chronology, alamin ninyo. Sa ilang pag-aaral doon sa Bible chronology mula kay Adan hanggang sa kapanganakan ni Abraham, si Abraham ay ipinanganak sa taong 2008. Mula kay Adam. At mula kay Abraham hanggang kay Kristo ay approximately 2,000 years. At mula kay Kristo hanggang sa atin ngayon, another 2,000 years. Hindi pa kayo nagagalak sa bagay nito na makita. Kung gaano kahaba ng panahon na ibinigay ng Diyos kay Abraham at sa kanyang binhi mula nang siya'y tawagin paglabas sa Haran, ay siya ring tagal ng panahon mula nang tawagin ng Diyos ang mga hintil sa kanyang pangalan hanggang ngayon. Ganon kabuti ang ating Diyos. So therefore, ang term na last days ay applicable sa dalawang magkaibang kapanahunan. Sa Hudyo, kay Abraham at sa kanyang binhi, sa Iglesia, mula sa araw ng Pentecostes hanggang ngayon, sa ilalim ng biyaya, sa kapanahunan ng biyaya, binigyan ng Diyos ng kapwa parihas na bilang ng panahon ang mga Hudyo at mga Hintil. Bagamat sila ay nasa ilalim ng kautusan, tinubos sila ng isugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa pamagitan ng babae. At samantalang ang mga Hudyo ay nangalat sa iba't ibang panig ng bansa o ng mundo sa iba't ibang bansa, nag-i-enjoy ang mga Hintil ng napakasaganang biyaya. Pero anong panahon na ba tayo ngayon? Anong taon na? Diba? Kaya kung ating titingnan, sinusundan natin ang development ng prophecy, unang nakuha ng Israel at kanilang ginusto, makabalik sila sa lupain. That is 1917. Sumunod ni ay kinauhawan nilang makabalik ang kanilang kasarilan, kalayaan bilang sangbansa, May 14, 1948. Sumunod kanilang ninasa na makuha ang City of Jerusalem sapagkat sa panahong yun, ang City of Jerusalem is under the control of Jordan. Mga Muslim ang may control, bagamat ang Israel ay nasa kanilang kasarilan na. 1967, Six Days Miracles War, nakuha nila ang Jerusalem. Pero the eastern part ng city ay nanatiling under the control ng mga Muslim o ng Jordan. Pero ang malaking bahagi ay nakuha nila. Pero gustuhin man nilang ibalik at kilalanin kapital ng Israel ang Jerusalem, maraming nag-oppose. But God, ginamit niya si President Trump noong 2017. May malaking role si President Trump sa kasaysayan at sa mahula ng kasulatan. Then, from the year 2017, until now, na kanila na ang City of Jerusalem, yun ang kanilang capital, Pero where's the temple? So yan yung pinaka-hot issue o topic ngayon sa pagitan ng mga Muslim, Hudyo, and Christians. Lahat ay nananabik sa templo, bagamat alam nila na ito ay uupuan lamang ng Antikristo. Pero sa mga Hudyo, sa mga religious Diyos,
Hindi Antikristo ang kalang inaantay, kundi ang kanilang Misayas. Kasi na-miss nila ang first coming ng ating Panginoon. Nabulagan sila para tayo ay maabot ng Diyos. Pero may mga spiritual Diyos ngayon, may mga Messianic Diyos ngayon na saan ay tinanggap at kinilala nila na si Kristo ang kalang Misayas. But majority of the Jews are still very religious at di sila naniniwala na si Jesus ang kalang Misayas. Hanggang ngayon ay nag-aantay pa rin sila sa Misayas na darating. At ang nakakalungkot rito na kahit raw ang Antikristo, kung makakapagbigay sa kanilang solusyon sa kanilang suliranin, ang ilan willing na tanggapin siya. Yun yung panahon na ating kinabubuhayan. Pero alam natin na saan ay minilaan ang Diyos na 144,000 sa bansang Israel sa lima araw nito as the first fruits. Mga unang bunga sa paggawa ng Diyos. Now, ang last days na term ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo ay tumutukoy sa katapusan ng dispensation ng Mosaic Law na ang mga binhi ni Abraham ay nasa ilalim ng kautusan for hundreds of years. Pero darating ang panahon ng hangganan ng dispensation ng law. At kapag dumating ang panahon na yun, na hangganan ng kapanahunan ng kautusan, darating ang kanilang Misayas. Ipapanganak ng isang babae at sila'y tutubusin sa kanilang mga kasalanan. Alam natin yan, mga kapatid. Kaya kahit paman ang mga pangungusap rito sa aklat ng John chapter 1, kung ating titingnan sa sulat ng Gospel of John chapter 1, ay makikita natin ang ganitong pangungusap sa sulat na ito. Sabi sa verse 17, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." So ating makikita rito yung changing of dispensation. Nang si Kristo ay dumating, ito'y nagbabadya ng katapusan ng Mosaic Law, dispensation ng law. At ang biyaya ay magpapasimula. So, ulitin ko, binigyan ng Diyos ng 2,000 years si Abraham, ang mga binhi ni Abraham, ang mga Hudyo. At ang tayong mga hintil ay binigyan rin ng Diyos ng the same period of time, 2,000 years, para ma-enjoy ang biyaya, ang kagandahang loob ng Diyos. Thank God. Amen. Dahilan, nakaabot tayo at nakapasok. At dito tayo sa kapanahunan na tinatawag na huling mga araw. Gusto ko lamang balikan natin, mga mahal na kapatid, sa gabing ito, ang Joel chapter 2. Sapagkat mayroon tayong dapat na makita rito sa mga sumunod na mga talata. Ang verse 30 ng hula ni Joel na propeta ay ating makikita. Nagbigay ng mga pagkakakilanlan kung kailan magkaganap ang mga bagay nito. Sabi rito sa verse 30, "And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire, and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of Jehovah." Ang mga scribes, ang mga Pharisees na nagbabasa ng prophecy ito, hindi nila nakikita rito ang first coming para tubusin
ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Ang kanilang nakikita rito ay pagka siya'y dumating panahon ng judgment. Ang kanilang inaantay ay deliverance ng bansang Israel from their enemies. Yun yung kanilang nakikita. Yun yung kanilang mindset sa mga Bible prophecies ng mga prophets sa Old Testament. Kaya nang si Kristo ay ipakilala, hindi nila matanggap na siya ang kalang Messiah, lalong-lalo na nang siya ay namatay at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat hindi nila naunawaan at naintindihan ang ilang mga hula patungkol sa kanyang kamatayan bago ang kanyang ikalawang pagbabalik na nasa kaluwalhatian at kapangyarihan. Pero kung ating titingnan ang verse 30, sabi rito, I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness. Sabi ng ilang mga tagapagturo, naganap raw ang pagdilim ng kalangitan at ng araw nang si Kristo'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Tama yon. Kaya sabi nila, tapos na raw, naganap na ang hulang ito ni Joel nang si Kristo ay mamabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pero take note ninyo, sa panahon na si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa araw ng kanyang kamatayan, totoo, dumilim ang kalangitan, natakpan ang araw, pero walang record ang New Testament sa panahon ni Kristo na nakabayubay siya sa krus na ang buwan ay naging katulad ng dugo. There's no such accounts sa New Testament. So therefore, ang panahon na tinutukoy ni Joel ay hindi ang panahon ni Kristo nang siya'y naririto. Sapagkat sabi niya, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Abay, kakilakilabot ba ng ang Messiah sa ipanganak? Hindi. Kakilakilabot ba ang mga araw ni Kristo? Hindi. In fact, ang hula ni Isaiah sa Isaiah 53, ito ay panahon ng Jubilee. Isaiah 61, nang ang Panginoong Hesus ay dumating, panahon ito ng kalayaan. Pero ang tinutukoy rito ng hula ni Joel, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Then, ang verse 32 ay ating tingnan. And it shall be, whosoever shall call on the name of Jehovah shall be saved. At tingnan ninyo ang sumulod ng mga pangungusap. For salvation shall be on Mount Zion and in Jerusalem. So ang mga verses nito ay hindi nakatukoy sa mga bansa na mga hintil. It's exclusive for the nation of Israel. Ano ang gagawin ng Diyos sa huling mga araw nito sa Jerusalem? The fact na ang upper room experience, ang outpouring ng Holy Spirit, naganap una sa Jerusalem, pero mauulit ang ganong mga pangyayari sa Jerusalem muli sa huling mga araw na ito sa bansang Israel. For salvation shall be on Mount Zion and in Jerusalem as Jehovah said, and in the remnant of Jehovah whom Jehovah shall call. So mayroon talagang remnant. In fact, ipinakita ng Diyos ang remnant nito, ang first fruits ng Israel sa panahon ng pangitain sa isla ng Patmos sa Revelation chapter 14. At ang remnant nito, chapter 7, na sila ay mamarkahan sa kanilang noo ng pangalan ng kanilang Diyos Ama, ng Diyos Ama.
So, abutin ng Diyos ang remnant nito bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Now, brother and sister, may mga ilang bagay na nais kong makita natin. In a way, dahilan some of us ay hindi masyadong nag-study ng mga prophecy at hindi tinitingnan ang mga pangungusap at di natin maintindihan. Masyado na tayong nahirati lamang kung anong ating narinig, gagayahin natin na hindi natin ina-analyze ang lahat ng mga bagay na nasa loob ng mga hula at nakasaad sa kasulatan. Okay. Yung nakaraang 2 linggo, may mga huling hula na ating binigyan ng pansin, kagaya ng Book of Zechariah. I think kung naalaala ninyo ang Zechariah, chapter 3 at chapter 4. Okay. Ang Zechariah chapter 3 ay isang signpost. As a sign, kapag ito'y dumating at nangyari, aabutin na ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Natatandaan ninyo na ang chapter 3 ay nangungusap sa verse 8. Hear now, O Jews, what the high priest, you and your fellows that sit before you, for they are men wonder at. They are the omen, they are the signs. Those men are signs. For behold, I will bring forth my servant the bronze. For behold, the stone that I have laid before Joshua, upon one stone shall be 7 eyes. Behold, I will engrave the engraving thereof, says the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of the land in one day. In a way, mayroon isang hula sa Isaiah 66, verse 7, 8, and 9. Sino ang nakarinig ng ganito? Ipapanganak ba ang isang bansa sa isang araw? Can a nation be born in one day? That's a prophecy. Sa Isaiah 66. At rito, isang panahon din na aalisin at lilinisin ng Diyos ang kanyang bayan, aalisin niya ang kanilang mga kasamaan. So makikita natin na bago ibaling ng Diyos ang kanyang biyaya muli, ang kanyang mga mata sa bansang Israel, kinakailangan munang dumating ang last days ng mga Gentiles. Last days ng dispensation of grace. At ano ang magiging pagkakakilanlan ng last days? Lilitaw itong mga kalalakihan na magiging signs ng last days. Sino sila? I-describe sila rito. Nasa isang bato may nakaukit na 7 mga mata. Ang batong yun, nai-refer si Jesus, pero may mga kasama siya sa uling mga araw nito sa gawain at ministeryo. Hindi, I don't mean na si Jesus physically, pero sa pamagitan ng kanyang mga lingkod, ay magkikita si Jesus, magiging visible sa mga tao ang buhay na Kristo sa pamagitan ng kanyang mga lingkod sa 5 araw nito. Marahil kayo ay nag-iisip, bakit ko dinala ang mga talatang ito, ang mga hulang ito sa ating paksa? Sapagkat kung inyong titingnan, ang sumunod na chapter ng Zechariah ay patungkol sa Israel. Tingnan ninyo ang sumunod na kabanata. Ang sumunod na kabanata ay isang pangitain ng propitang si Zechariah, at ito ay patungkol sa 20 puno ng ulibo sa magkabilang dulo ng golden lampstand o 7 golden candlesticks. Naalala ko ang isang mangaral, I think si Brother Franco daw nagkakamali, sabi niya, bakit ang 2 olive trees na ito na nagre-represent ng 2 anointed of God that will stand upon
the people of the earth, sa huling mga araw nito, ay ating makikita nandito sa kabilang dulo, yung isa nasa kabilang dulo, sa isang dulo at kabilang dulo, at nasa pagitan sila ng 7 golden candlesticks. At sabi niya, sa akin, ang nakita ko rito, ang dalawang anointed na ito na ipinakita sa symbol na 2 olive trees ay ang 2 prophets sa Revelation chapter 11, and they have nothing to do with the bride or the church of Christ. They are for the Jews. Nagtataka ba kayo, bakit sa vision and prophecies ni Isaiah magkasunod ang 7 at 2? Mayroon ba kayong nakita? Ito ba ay nagkataon lamang sa pagkakasulat sa banal na kasulatan? Ito ay mga bagay na dapat nating pagkatantuin. Kanina ay atin nang na-establish na ang phrase na last days ay tumutukoy kapwa sa dispensasyon ng kautusan sa kanyang sukdulan ng panahon, sa katapusan ng kautusan, at term na last days ay tumutukoy rin sa katapusan ng dispensasyon ng biyaya sa mga hintil. Bago ibalik ng Diyos ang kanyang lingap sa Israel. At dito, ang Zechariah chapter 3 and 4 ay nagpapakita anong mangyayari sa panahon ng muli ng changing of dispensation. Pagka dumating na ang panahon ng katapusan ng dispensasyon ng biyaya at muling ibabaling ng Diyos ang kanyang biyaya sa mga hintil, this is very notable. Mayroong 7 lalaking ibabangon para sa hintil na hudyat ng katapusan ng panahon ng biyaya. Mayroong 2 lalaki ibabangon ng Diyos sa Israel, 2 prophets, na hudyat ng paglingap ng Diyos sa Israel. At ang nahuhuling 7 years, yung 1 week sa 70 weeks of the angel, ay mag-resume. Oh my. Now, brother and sister, kailan kaya ito? The reason why nung Sunday binigyan kong diin ang kahalagahan ng pananampalataya, ang pananampalataya ay hindi lamang access natin sa maraming spiritual blessings. Pero ang isang napakahalaga sa pananampalataya ay kagaya sa panahon ni Noah. Ang pananampalataya ay nakakatulong sa mga mayroon nito para gumawa ng lubos na paghahanda sa mga bagay na mangyayari pa lamang. Kung sa panahon ni Noah, napakahalaga ng pananampalataya sa buhay niya para maligtas ang kanyang sambayanan, gayon din naman ang pananampalataya napakahalaga sa ating panahon para sa pagsalubong sa Panginoon sa alapaap. Ang paghahanda ay hindi natin magagawa ng lubusan na walang pananampalataya. Tandaan natin ang bagay niya. And in fact, sa ating panahon ngayon ay napakahalaga hindi lamang maniwala tayo na malapit nang bumalik ang Panginoon. Hindi lamang maniwala tayo na nasa huling mga araw na ito. Hindi lamang maniwala tayo na tayo isa sa mga hirang ng Panginoon. Kundi higit sa lahat, ang napakalaga sa huling mga araw nito ay maging handa sa pagsalubong sa ating Panginoon, the coming bridegroom. At ang kahandaang ito ay kapag tayo, bawat isa sa atin, mapasa atin ang rapturing faith. It's not just a faith for divine healing. Hindi ito basta pananampalataya para sa mga spiritual blessings. Ito'y isang uri ng pananampalataya na magdadala sa nobya ni Kristo sa paghahanda, sa pagsalubong sa lapa. Now, brother and sister, I hope na sa huling mga araw nito ay patuloy nating nararanasan ng pagkilos, pangungusap ng Espiritu ng Panginoon at ang kanyang pangunguna sa ating mga buhay.
Bagamat napakagulo na ng mga bagay na nagaganap sa ibabaw ng mundo, sa iba't ibang bansa. At may mga nararanasan na mananampalataya at na-enjoy ng mga promises and blessings. Pero mga mahal kapatid, don't be huwag ninyong hayang ma-divert ang inyong mga focus. The end is here. Andin na tayo sa huling maaraw na ito. Thank God sa mga blessing na ating natanggap para mabuhay tayo na masaya, pero hindi para magnasa na tumagal pa sa ibabaw ng lupa. We are in the last days. Pero hayaan ninyong mangusap ako ng ilang mga bagay sa gabing ito while there's time para ma-provoke ang ating mga spirit into action. With faith na may pananampalataya na gagawa sa ating mga buhay sa huling maaraw na ito. Sa ating paniniwala ng panahon ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na, gaano nga ba kalapit? Okay. Of course, familiar tayo sa 7 major visions na binigay ng Diyos kay Abraham way back 1933, the month of June. Diba? Ang pagkakasunod-sunod ng 7 mga vision na naganap at nakita niya sa loob ng isang araw. Ano yung mga vision na yun? Summarize lang natin. Ay ang pangungunahan ni Mussolini, ang kanyang mga kababayan, at magaganap ang isang pag-aklas at revolusyon, pero siya ay hahantong sa kasawian at siya ay mamamatay na bigo. Pangunahan niya ang mga kanyang kababayan sa Afrika at ito'y nangyari. Then anong sumunod? Nakita ng ating kapatid Barbanham, that is year 1933, na saan babangon ang isang diktador sa lugar ng bansang Austria na nagngangalang na kanyang pangungunahan ng Germany patungo sa ikalawang digmaang pangdaigdig. At nakita niya sa vision na mga kawal Amerikano maraming malalagas sa isang bahagi, isang lugar na tinatawag na secret field, kung daw nagkakamali sa pag-pronounce. At doon sa parting yun ay maraming kawal na Amerikanong nalagas. At nakita niya sa vision na si Hitler ay magtatapos sa misteryosong katapusan. In fact, hindi nga nalaman paano siya namatay at saan siya namatay. And that's really totoo sa bagay nito. Okay? 1933, kailan ba ang Second World War naganap? Mula sa Europe hanggang naapektuhan tayo rito sa Southeast Asia. Lumawak ang digmaan. Then, yung pangatlo, nakita niya ang tatlong iisim, fascism, Nazism, communism. At doon sa vision ay narinig niya, huwag ninyong katakutan ang fascism, Nazism. Ang dalawang ito ay lalamunin o masasakop lamang ng communism. At ang tinig na kanyang narinig, what's Russia? What's Russia? Russia? What's the King of the North? Yan yung pangatlong vision. Then, pang-apat, ay nakita niya ang mabilis na paglubo ng teknolohiya, ng kaalaman, ng siyensya. Nakita niya na ang mga shape ng mga kutse ay magiging parang hugis itlog at ito'y tatakbo sa mga lansangan na saan ay hindi na kinakailangan pa gamitan ng manubila, ito'y mga remote na mga sasakyan
At pwede raw maglaro doon yung mga nakasakay at parsahero. At wala silang, hindi nila kailangan na may nagmamaneho. So it's a computerized car. At kahit pa man sa panahon ng ating kapatid, ay may mga lumabas na ng mga prototype ng mga ganong klaseng computerized car. Kaya sabi niya, ito ay naganap na nang buhay pa siya. At ang panglima ay ang pagbagsak ng moral ng mga kababaihan. Habang tumatagal, sabi niya, sa huling mga araw, ang moral ng mga kababaihan ay babagsak at babagsak. Na ano pa, halos hindi na sila magtira ng saplot sa kalang katawan at ang kalang tatakpan na lamang ay ang masisila na parte ng kalang katawan na ang kanilang itatakip ay parang mga dahon na lamang. So, ang kalang madibdib, ang kalang ibaba ay parang mga panapi na dahon na lamang ang matitira. And exactly, noon pa man ay bumabagsak ang moral ng mga kababaihan, but look at our present time. Diba? At yun yung panglimang vision niya. Then, pang-anim na vision niya ay kanyang nakita ang pagbangon ng isang malupit na babae, maganda pero malupit na babae sa Amerika. At sa kanyang opinion, sa kanyang paniniwala, kung hindi ito babaeng presidente na lilitaw at mamumuno sa bansang Amerika sa huling mga araw na ito, ay pwede ito ang pagdudumina ng simbahang Katoliko sa Amerika. O kaya'y kapwa, both of it, ayun ang tinutukoy. Can you imagine, kailan ba sa kasaysayan ng Amerika nagkaroon ng vice president na babae? For the first time, di ba? Yun ay way back 1933. Pang-anin. So para bagang nagbabadya. At ang pang-pito na vision ni Brabham ay nakita niya ang mga pagsabog sa iba't ibang parte ng lupain ng Amerika at nabalot ng usok. At nag-iwan ng mga crater ng mga malalalim na hukay all over the land of America. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng ito, ang pitong mga pangitain, malinaw ang mensahe, lahat ng ito ay magaganap bago ang second coming. Bago ang second coming ng ating Panginoon. Na para sa akin, mga mahal na kapatid, isa na lang natitira. Kasi nandiyan na, lumilitaw na ang babaeng mga leader. In fact, ang tagal nang nag-attempt ni Hillary Clinton nang naging guest sa UP, si Hillary sa UP Diliman ay nagawa niyang mangusap sa mga estudyante at nagsabi ng ganito, kayong mga Pilipino dito sa Pilipinas, kayo ang nanguna sa amin. Nauna pa kayo sa amin na makapaglukluk ng babaeng presidente. At kung nagawa ninyo ito, hindi rin posible na sa amin, sa Amerika, ay mangyari rin ito. Yun yung dahilan ay marami business nag-attempt si Hillary Clinton sa pamumuno sa bansang Amerika, pero hindi pa yun ang panahon. May tamang panahon sa hula. Ano na lang natitira? Explosion all over the land of America. Posible kaya itong mangyari? And of course, alam natin na ito'y nagbabadya at huling mga araw. Tingnan natin ang mga superpower nation ngayon. Russia, China, North Korea, ang Iran ay nag-build up ng mga nuclear reactor at gusto nilang lumikha ng mga nuclear missiles at iba pa. At lahat ng mga bansang ito ay laban sa Amerika. At ang nagkaganap na digmaan ngayon sa pagitan ng Ukraine, Russia, at ang allies na ating nakikita ngayon sa pagitan ng Amerika at ng Europa ay eksaktong malinaw na ating makikita ito'y Revelation chapter 13. At yan ang senaryo sa ating panahon.
na ating kinabubuhayan. At kung alam lamang natin kung anong mystery na mayroon sa pagitan ng Amerika at Europe, anyway, ang mga Americans ay galing talaga sa Europe. English people. In-invade nila ang lupain ng Marine Indians, mga natives sa Amerika. At ginawa nilang mga slaves, pinagpapatay ang ilan. And that's the history of America. Bagamat ginamit ng Diyos ang Amerika, ang kanilang lingwahe, ang kanilang finances, para ang ebanghelyo ay maipalaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ang Amerika ay hindi nakikinig sa mga warning ng Diyos sa kanila. Ang pitong mga pangitaing ito ay ibinigay ng Diyos kay Abraham way back 1933 month of June. At kung ating titingnan, as I said, isa na lang natitira rito. Pero di ko naantayin ang isa, iwa ko sa inyo. I don't want to stay here na makita at mabalitaan mayroon ng mga missile papuntang Amerika at sumasabog na sa lupain ng Amerika. Ayoko nang intayin yon. I think magra-rapture na muna. Ang second coming na tinutukoy ay hindi rapture. And I do believe ang second coming has something to do sa prophecy ni Joel. At ang pinakalundo ng prophecy ni Joel ay hindi mga Gentile nations, kundi Jerusalem. Mount Zion. And of course, alam natin sa mga prophecy from the Old Testament, sa New Testament, sa Book of Revelation, most especially, kung anong mangyayari sa bansang Israel, anong mararanasan ng mga Hudyo sa huling mga araw nito. Now, before I will close, habang may panahon pa, kukuha ako at gagamit ako ng mga extra references sa gabing ito, hindi sa mga prophets sa Bible, kundi mga outside of the Bible. At gusto kong gamitin ang mga prediction or prophecies ni Nostradamus sa gabing ito. At marahil sabihin natin at din natin maintindihan bakit may mga taong gifted na hindi naman sila connected sa body of Christ. Well, hindi natin pwedeng limitahan ng Diyos. Sapagkat kaya niyang magbigay at magbangon ng mga tao, magbigay ng kaalaman o mga kaloob, at ang purpose nito ay para sa buong sanglibutan o sa mga bansang walang kinalaman ang iglesia ng ating Panginoon. But there are gifts, special gifts, na ibinibigay ng Diyos para sa body of Christ to the church. At ito ay ibang bagay at layunin ng Diyos. The reason why kung bakit ko binangon at ginagamit ang bagay nito, of course tayo mga Pilipino, sa Pilipinas ay nag-i-enjoy at nakikita natin. Hindi natin pag-usapan ngayon ang ibang mga prediction ni Nostradamus na nag-come to pass sa iba't ibang bansa. Una, pupukos tayo sa ating sariling bansa. Bago nailik si Juan Duterte, napanood ko sa video ang prediction ni Nostradamus. Paano dinescribe, saan manggagaling ang susunod na presidente na maluluklok sa taong 2016? Ano ang kanyang gagawin? Sa ang bahagi ng bansang Pilipinas siya manggagaling? At lahat ng yon ay nag-come to pass. Then bago ang matapos ang term na President Duterte, ay yung sumunod na video na panood ko, prediction patungkol sa susunod na pangulo ng bansa. Na ang mga tao ay sisigaw ang kanyang pangalan sa lansangan, na ang kanyang pangalan ay parang tunog ng kampana, parang bell ng simbahan, at ang pasimula ng kanyang pangalan ay magsisimula sa ikalawang titik ng alphabet,
letter B, ibig, bungbung. Yan, ang ganda ng description na, di ba pa? Of course, makikita ninyo yan sa mga sa YouTube, sa mga video kung gusto ninyong balikan. At nakahula rin ang taon ng kapanganakan ng kasalukuyang presidente. Kailan siya pinanganak at sa ang bahagi ng Pilipinas siya nagmula. Northern part of Philippines. Now, anyway, nakakatulong ang mga bagay nito para ating maintindihan. And then, sa panahon na pagluklok ng ating Pangulo ngayon, makakabangon at makakabalik ang Pilipinas sa kanyang kaluwalhatian. Sabi pa nga, the only first president na nagpatunog ng bill doon sa New York. Sa? Anong lugar yan? Stock Exchange. The only president of Philippines. Magtanong kayo, bakit? Bakit walang presidente sa Pilipinas na gumawa ng ganito? Anong hudyat ang pinapakita nito sa kasaysayan nating bansa? Anyway, marami tayong hindi alam patungkol sa ating bansa. Mga Pilipino tayo nakatira rito, marami hindi yun yung nakakalungkot. Kasi iniisip ko, kung tayong mga Pilipino, di natin alam ang lahat ng mga bagay patungkol sa ating bansa, ang mga lihim at mga natatagong bagay, baka tayo na nag-angking mga hirang, mayroon rin hindi alam patungkol sa mga hirang. Tulungan tayo ng Diyos sa susunod ng mga gawain. Right? Now, the reason why binangon ko ito, mga extra-biblical references, ay para makatulong sa atin para maintindihan ang mga araw nating kinabubuhayan. So, sa dalawang eleksyon ng ating bansa, lahat ng prediction na come to pass exactly in details. At yan ay kay Nostradamus. Then, ano ang sumunod? In fact, ang taong 2023 ay may mga prediction si Nostradamus. Siyam na mga pangunahing prediction na magaganap sa taong 2023. Na ito'y napanood ko lang sa isang video ng mga nag-aaral ng aklat ng The Book of Prophecy ni sinulat ni Nostradamus. Then, sa taong 2023, nakita niya ang pagpanaw ng Queen of England at magkakaroon ng panibagong hari na lala ang England. In fact, 2023, ang kanyang nakita, pero bago pa magtapos ang 2022, namatay na ang Queen of England. At ang susunod na upo ay si King Henry at Charles, King Charles III. Okay? So, yun lang mga mahalagang punto. Di ko mabibigay ng details, di ko na isulat, pero yung nare-recall ko lamang. Then, ito yung very interesting sa akin na bahagi. Sabi niya, dasabi doon sa napanood kong vision. I hope, hindi man natin ginagawang absoluto, pero may mga nagkamtopas na kasi, di ba? At marami na kasusundan natin. Sa taong 2023, sabi niya, ang kasalukuyang Papa ng Roma ay mamamatay. Mapapalitan. At ang papalit sa kanya ay isang bata pang papa ng Roma. At ang batang papang ito ng Roma ay gagawa ng iskandalo o gagawa ng mga hakbang na dadalhin ang simbahang Katoliko sa iskandalo. Ika niya. At ang papang ito na papalit sa simbahang Romano ay tatagal opo sa kanyang pagkapapa hanggang 2029. Yun na kaya ang last 7 years? Could it be? Yun na kaya rin ang sinasabing the last pope ng Roman Catholic Church ay mayroong codename na Petrus Romanus. Now, abangan na lang natin. Kailan yung brother, sister? Next year.
Kaya nga, na-inspired akong talakayin ang paksang ito, last days. Ang pagtatapos ng taong ito, ang pagpasok ng sunod na taon, ay matinding mga bagay, mabilis ang mga bagay na magaganap sa iba't ibang panig ng mundo. And I'm expecting it na maranasan rin ng manubya ni Kristo ang mabilis ang paggawa at pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. Dahil ang isang kanyang nakita, ayon sa mga nag-aaral ng kanyang mga hulat, taong 2023-24, ang Amerika ay dadaan ng civil war. At ito'y may kinalaman sa kaguluhan at pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika sapagkat nandito tayo sa tinatawag na global recession, pagpapalit ng monetary system, monetary reset. At ito'y matagal nang inaasahang darating. Pero lahat ng bagay nito ay may tamang panahon bago mangyari. Well, marami pang bagay na binanggit na mangyayari at magaganap. At sabi niya sa isang vision, taong 2023, si Putin ay mamamatay. Ayon sa vision na yon. Then ito pa ang isang gusto kong ibigay na naalaala ko na isa pa sa vision. I said, siyam yun na ma-vision na magaganap sa taong 2023. Ang isa sa mga vision ay sa taong 2023, si Biden na kasalukuyang president ng Amerika ay dadapuan ng matinding sakit na maghatid sa kanya sa kamatayan. At isa sa kanyang anak ay ma-involved sa isang car accident sa lansangan. Yan ang mga bagay na binanggit sa vision na yon. Pero ang nakapag-arose ng aking interes ay ang susunod na magiging papa at ang bilang ng panahon ng taon ng kanyang paninilbihan bilang papa. Mula sa mga vision na binigay ng Diyos kay Barbanham sa taong 1933 at ang mga vision ni Nostradamus o prophecy ni Nostradamus na tila baga nangungusap, wala ng panahong nalalabi sa atin. Ano ang masusunod na mangyayari? Well, ang bagay nito ay hindi ko sinishare sa gabing ito para maglagay ng takot sa sino man sa atin. Ang mga bagay nito ay aking sinishare sa gabing ito para pagkatapos nating marinig ang mga sinasabi ng kasulatan ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay bumangon sa ating mga puso base sa kanyang mga salita upang tayo ay maging handa sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon Jesus Kristo. Now, of course, isa sa mga paghahanda na dapat nating gawin ay ang pagsisiyasat sa ating mga sarili. Kung may mga dumi, mantsa, mga divided focus, attention sa ating mga buhay at hindi tayo wala tayong konsekrasyon sa Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban. At marahil marami pa tayong plano sa buhay nito na gusto nating maisakatuparan. At kung pwede nga lamang, huwag mo nang bumalik ang Panginoon, yun yung gusto ng ilan. Pero hindi mababago ang kasulatan. As I said kaganina, binigyan ng Diyos si Abraham at ang kanyang binhi ng 2,000 years ang mga hintil na tinawag ng Diyos sa kaligtasan, binigyan niya rin ng 2,000 years.
Kung mayroong last days ang mga Hudyo noon, mayroong last days ang mga Hintil ngayon. Bago tubusin ng Diyos ang bansang Israel sa kabuuan pagkatapos ng dakilang kahirapan at si Kristo'y bababa bilang ang kanilang inaantay na hari na tutubos sa kanila kasama ang mga nobya at upang maghari sa loob ng 1,000 taon. Sa pag-aaral ng sinsya, bago ako magtapos, sabi ng isang, ang ilang mga dalubhasa sa larangan ng sinsya at yung ilan ay sa pag-aaral na mas mga, anyway, mga religious, mga tao rin sila na nag-aaral sa mga hulat, iba pa. At sabi ng sila ay nagkaroon ng parang panel discussion, ay nag usap-usap sila at isang scientist na astronomer na naging ministers ngayon ng gospel. Patuloy silang nag-aaral at tinitingnan ang mga movement ng mga stars at ng ilan pang mga gumagalaw sa kalawakan. And in fact, kanilang sinabi, di man natin sasabihin ng detalye, pero ang NASA ay mayroong cover-up na ginagawa. At di nila masabi sa mga tao sa mundo kung ano ang banta na mayroon sa atin sa mga araw nito mula sa kalawakan. Pero makinig kayong mabuti. Mayroon silang kinakatakutan na isang napakalaking asteroid and it's hitting the earth at ito ay magkakaroon ng impact. Tingnan ninyo ang taon kung ilan sa computation ng NASA na nag-leak kung kailan magaganap to. Ang impact na ito ng asteroids na napakalaki, inaantay nila, ito ay darating sa buwan ng November taong 2029. The same time na magtatapos ang pangunguna ng susunod na Papa ng Roma sa mga prediction natin binanggit. So pinagsasama-kasama ko ang mga input na ito para ating maintindihan at least magkaroon tayo ng idea. Hindi man lahat ng ito ay maganap. I wish hindi maganap. Pero what if? Sana wag tayong datnan na lahat tayo ay madat ng hindi handa. What I mean, huwag nating antayin na makita ang mga visions and prediction na come to pass bago tayo maghanda. Ang pananampalataya ay bumabangon pagkatapos na mayroong marinig. Sa pananampalataya, si Noah ay naghanda ng paunawaan siya ng Diyos patungkol sa panahong darating ng baha na darating. So how long? Gaano katagal si Noah at ang kanyang pamilya naghanda? It takes 120 years. Pero tayo, mayroon pa ba tayong 1 decade? Kung ating pag-usapan ng rapture? I think, kung pag-usapan natin ang Great Tribulation, yung wrath of God, yung bandang dulo ng Great Revelation, kung tama yung mga ating narinig sa gabing ito na mga prediction, yung mga bilang ng panahon at mga senaryo na pinakita, I think mayroon pang almost a decade para maganap yung mga bagay niya. Pero ayaw kong pumunta roon. Aywan ko sa inyo sa gabing ito. Sabi ng ilang, Pastor, di bali lang lahat ng ito'y mangyari. Mangyari na kung anong mangyari. Basta may asawa ako. Yun bang kaligayahan niya? It's about time to be ready and to escape the wrath to come.
Sapagkat sa huling mga araw nito, pagkatapos ng rapture, may dalawang galit na mararanasan ang sanglibutan. Ang unang galit na mararanasan ng sanglibutan ay ang galit ng Diablo. At sa kanyang matinding galit, lahat ng maiiwan sa rapture ay usigin. Ang walang tanda ng hayop, hindi makakabili, hindi makakapagbinta. I don't care gaano mang kalaking blessing mayroon tayo ngayon, it will be useless on that day kapag ito'y nangyari na. So ang ating kasiguruhan ay wala sa stability na mayroon tayo sa mga bagay na mayroon ang mundong ito. Ang ating kasiguruhan ay na kay Kristo kung establisado ang ating pananampalataya sa Kanya na tapat na nangako. Pero sa ganang akin, kung ang mga pinag-usapan natin ngayon, ang mga vision ni Barbanham, ang mga prediction at vision ni Nostradamus, at kung ating titingnan yung panahon na tinutukoy, ilang tulog na lang. Ilang tulog na lang. So I hope sa gabing to, konti man tayo sa bilang, ating baunin ang mga bagay nito sa ating pag-uwi. Ating pakatantuin ang panahon natin kinabubuhayan. At the same time, siyasatin natin ating mga sarili sa liwanag ng kanyang mga salita. Amen. Pero bago tayo magtapos, yung nalalabing panahon na napakaikli na tinatawag na last days para sa mga Gentiles under the dispensation of grace, ito yung pinakamasarap na panahon. Sapagkat bago ang Israel mag-enjoy ng outpouring ng Holy Spirit, it is the church, the bride of Christ, that will enjoy it. Most especially. Kung bakit ko binubuksan ang bagay nito, para atin rin i-tune in ang ating mga sarili, ang ating mga espiritu kaluluwa, ang ating mga buhay, ay ating i-tune in sa mga pangako ng Diyos bago ang rapture ay maganap. Amen? Alright. Hayaan ninyo kung magbasa sa pagtatapos ng Acts chapter 2. Sapagkat sa araw na yon na naganap ang outpouring ng Holy Spirit, sa araw ng Pentecostes, ang kauna-unahang sermon ni Apostol Pedro sa kanyang mga kababayan at sa mga Hudyong nangalat sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang bansa na pumaroon sa Jerusalem to celebrate the Feast of Pentecost, ating makikita na ang sermon na Apostol Pedro ay nagpatuloy. At sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang sermon, hanggang sa ipinakilala niya ang ating Panginoong Jesus at ang plano ng Diyos, ang pagkahirang at ang purpose ng Diyos sa ating Panginoong Jesus. At ganito ang kanyang conclusion. Sabi niya, "Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made the same Jesus." Acts 2:36. "Therefore, let the house of Israel know assuredly that God has made the same Jesus, whom all of you have crucified, both Lord and Christ. Now when they hear this, they were pricked in their heart, and said unto Peter, and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and all of you shall receive the gift of the Holy Spirit. Then 39, kausap niya yung mga Hudyo, kababayan na. For the promise is unto you, unto your children, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call."
Paano niya in-address ang pangakong ito, ang outpouring ng Holy Spirit, ang baptism ng Holy Spirit? Una, pangako ito sa mga Hudyo. Pangako para sa mga binhi ni Abraham physically. Pero mayroon siyang binanggit, "For this promise is unto you and to your children." Unto you, tinutukoy yung mga fathers, and to your children, and to all that are afar off, kasama ng mga Gentiles, even as many as the Lord our God shall come. Sa araw na yon, isinilang ang iglesia. Sa araw na yon, nagpasimula ang pagtawag ng Diyos, panibagong pagtawag. Hindi na ang mga physical na mga binhi ni Abraham, literal na binhi, kundi yung mga binhi ni Abraham sa spiritual, at yun yung binhi ng pananampalataya. For 2,000 years, lahat na magiging kabahagi ng iglesia ay tinatawag ng Diyos para sa Kanya na mayroong ganitong pangako. Pero nandito tayo sa limang araw na ito. Na huwag natin kalimutan, at gusto ko lamang sa pagtatapos ay mag-sink in sa atin ang parable ng 10 virgins sa Matthew 25. Lumabas ang 10 dalaga para salubungin ang kasintahang lalaki. At dahilan sa pagkaantala ng pagdating ng kasintahang lalaki, lahat sila ay inantok at nakatulog. Ang problema lamang, nang dumating ang hating gabi, ay mayroong sigaw na narinig. Narito ang kasintahang lalaki, lumabas kayo at siya'y inyong salubungin. Lahat ng dalaga'y nagising, pinag-igi ang ilawan. Ang problema, may mga nag-antay sa kasintahang lalaki, kulang ang paghahanda. Diba? Hindi nila na-anticipate na maantala ang pagdating ng kasintahang lalaki. Akala nila ang kasintahang lalaki ay darating karakaraka, kung kaya't nakuntinto na sila sa langis na nasa kanilang ilawang at wala silang dalang extra. Eh habang lumilipas ang oras, nauubos ang langis na kukonsum. Kung kailan nakarinig sila ng sigaw at kung kailan sila nagising, it's too late then. Nasumpungan nila ang kanilang sarili, hindi handa. Pinag-igi nila kanilang ilawan, sinisindihan nila, wala nang ningas. Hindi nagniningas. Dahilan wala nang langis na mag-a-absorb nung magpaparingas doon sa apoy na yon sa mitsa ng ilawan. At yung 5 dalaga na matalino ay may baon sila, nakapaghanda sila. Ano man ang mangyari, handa sila. Nang makita nilang naubos na ang langis, aandap-andap ang kalang ilawan, nilagyan nila ng langis. At lumapit ang mga mangmang na dalaga, "Pwede ba bigyan ninyo kami ng inyong langis?" Ano sabi ng matatalino? "Hindi pwede. Sapat lang ito sa amin." Now, brother and sister, ang paghahanda ay individual. Ang paghahanda ay personal. Bawat isa sa atin ay dapat gumawa ng paghahanda. Si tatay maghahanda ng kanyang sarili. Si nanay maghahanda ng kanyang sarili. Ang mga anak ay maghahanda ng kanya-kanyang sarili. Hindi ang inyong magulang ang maghahanda sa inyo. Mga magulang, hindi ang inyong mga anak ang maghahanda para sa inyo. Bawat isa sa atin ay maghahanda. Adalangin ko sa gabing ito ang mga salitang ating pinag-usapan at ang manarinig nating mga bagay. Kilusin tayo sa maikling panahon, sa maikling bilang ng mga araw. Dalangin ko
na matapos ang gawain sa gabing ito, walang isa man sa atin na hindi papansinin ang mga bagay na ating narinig at mamumuhay na parang walang narinig. Dalangin ko na walang sino man sa atin babaliwalain ang mga bagay nito. At kung may gagawa ng ganyan, ito'y ikakapahamak mo, kapatid. At naway walang sino man sa atin mabigo sa araw na yon sa ating inaasam. Lahat ba tayo rito umaasam na kasama niya sa kanyang pagparito at sasagawa? I pray na walang isa man na mabigo sa araw na yon. Tapos ko kayang niyayahan sa pagtayo sa gabi ito. Ating ikaw ang ating maulo. Just in case mayroong sino man na narito sa gawing ito, nais na imalakip sa pananalangin. Dahil may mga struggles sa inyong buhay personal na nagiging dahilan, hindi ninyo magawa ang lubusang paghanda. Kung mayroong mga anumang mga tali na nag-uugnay sa atin, sa mga bagay ng sanglibutan ito. Nang mga bagay na ito ang pumipigil sa atin para ilagak, ibigay ng buong-buo ang ating mabuhay kay Kristo. It's about time na ating sabihin, I want to be completely free. Na walang anumang attachment. Na kahit ang ating mga goal, vision, in this life ay hindi makakapaghiwalay sa atin o makakapaglayo sa atin sa nais ng Diyos para sa atin sa maikling mga araw nito. I don't care. Sabi ko sa aking sarili, I don't care. Hindi ko man lumubusang matapos ang bahay at maiwan na hindi kumpleto. I don't care. Wala akong pakialam. Pansamantala lamang ang tirahan. Maaari ang ilang sa inyo ay nangangarap magkaroon ng house and lot. Pero hindi yan ang pinakapangunahin. Ang ating pinakapangunahin ngayon, maging handa sa pagsalubong sa Panginoon. At kung yun ang nais ng Panginoon na nangungupahan ka, walang sasakyan, naglalakad sa pagdalo sa gawain, nagkukommute, I don't care kung ano man ang pinakamahalaga. Ako'y handa sa pagparito ng Panginoon. Amen. And our days are numbered. Tayo manalangin, mga kapatid. As I said, sino man na isama sa pananalangin ngayon na may mga struggle, just raise your hands up. God bless you, sisters, brother. Among Diyos, sa gabing ito, wala kaming alam sa araw ng bukas. Ni kahit ang mga bagay na mangyayari bukas ng umaga, wala kaming idea sa bagay nito. At di namin alam kung ilang araw pang aming bibilangin. Bagamat ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa aming sariling bansa, ay nagbabadya ng katapusan ng huling maaraw. Father God, marapat lamang sa amin na tumanggap ng ganitong biyaya at pahatdan ng ganitong mga salita na aming mapag-alaman para aming matatto at kami ay matutong magbilang ng aming mga araw. Hindi kami magbibilang ng mga araw ng paglubog ng aming araw dahil lang kami matanda na. At ang araw ng kamatayan na bago pa dumating ay aming bibilangin, hindi yon ang aming gagawin
mula sa gabing ito. Kundi kami magbibilang at titingnan namin gaano kaikli, gaano kalapit ang aming pinakaasam. Ang aming Panginoong Jesus ay paparito sa araw at oras na hindi alam ng sanglibutan, at maging sa kasalukuyan ay di namin alam, pero hindi mo kami dadatnan na katulad sa isang magnanakaw. Huwag mo kaming lagpasan. Yamang nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, dalawin mo kami gaya ng pagdalaw mo kay Abraham at kay Sarah, at ipinahayag ang eksaktong panahon ng muli mong pagbabalik para tanggapin nila ang pangako. Gayon mo gawin sa mga binhi ni Abraham sa pamagitan ng pananampalataya. Turuan mo kaming bilangin ang mga araw sa aming mga buhay upang aming pakatantuin at aming siyasatin ang aming mga sarili. Tulungan mo kami sa liwanag ng iyong mga salita na aming nabasa sa kasulatan, narinig sa mga pangangaral, upang aming ilapit sa iyong harapan na walang anumang pagkukubli mula sa aming espiritu, kaluluwa, at sa aming buong katawan mula ulo hanggang bumbunan hanggang talampakan. Anumang mantsa, anumang karumihan, anumang mga attachments sa mga bagay ng sanglibutan o anumang mga kasalanan, Father God, kalagan mo ang lahat. Maging ang aming mga pangarap sa araw ng bukas. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Ang aking samo ang iyong banal na espiritu ang siyang mag-minister sa spirit ng bawat iyong mga anak sa kanilang puso. Ang mga salitang ito ay magsingkin. At din namin antayin na makita namin ng aming mga mata at maging huli ang lahat. Kundi gaya ng nasusulat, ang pananampalatay nagmumula sa pakikinig. At kung iyong marapatin, aming amang Diyos, ang aking samot na langin, di lamang ang paghanda, kundi tulungan mo bawat isa sa amin, masapu ang spirito ng pananampalataya, maging ang rapturing faith na aming kailangan sa huling mga araw nito. Huwag mong lagpasan ang mga kapatid na nagtaas ng kalamang kamay. Kailangan ka namin ang higit pa sa huling mga araw nito. Kailangan namin ang mga salita mo. Kailangan namin mapalakas ang pananampalataya namin at mapukaw ng lubusan sa iyong harapan sa huling mga araw nito. Hindi lamang kami na narito, kundi maging ang aming mga kapatiran na nasa kalamatahanan. Ang mga kapatiran na nanood online, I pray, Father God, na ang kalama puso ay huwag mong lagpasan. Pukawin mo ang kalama damdamin. Pag-alabin mo, Panginoon, inspired ang kanilang maisip. At maging sila man o kami man, ay hindi kaligtaan ang kahalagahan at kaiklihan ng panahon. Tulungan mo kami, gabayan ng iyong spirito, mangusap ka, magturo ka. O pangkagaya kay Noah, ang kanyang sambayanan, pati siya, at maging siya nakatakas at nakaligtas sa paghatol sa pamagitan ng baha. Ngunit ang aming pagtakas sa mundong ito ay hindi sa pamagitan ng ano pa mang mga physical na instrumento o material na mga bagay, kundi ito ay paglisan sa mundong ito sa isang iglaw. Kami ay papasaya. Yan ang aming pag-asa, yan ang aming kagalakan, yan ang aming pinakakaasam. Kung kaya't nais namin pagkatiwala ang aming mabuhay, kaluluwa, at ang aming samo sa gabing ito. At kami nagpapasalamat dahil sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo, aming kakamtin ng katugunan ng aming mga kahilingan.
At sa aming pag-uwi sa gabing ito, ingatan mo kami sa daan hanggang sa makarating na may payapa at kagalakan ang aming mga puso sa aming mga tahanan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Muli ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa Cristo. Praise God! Praise God! Praise God! Amen! Amen! Hallelujah! So nawa ay maging mapagbantay tayo sa aling mga araw nito. Huwag nating bantayan yung kahinaan ng ating kapwa. Bantayan natin ang mga bagay na nagaganap, ang mga hula, ang mga salita natin napakinggan. Sapagkat ang panahon ay nasa sukdulan na. Purihin ang kanyang banal na pangalan. At sa pagdi-dismiss natin sa gabing ito, ating pag-pray this coming Sunday, ay meron rin tayong paksa na isang pag-usapang paksa. And I pray to God na ito yung maging blessing by the grace of God. Keep on the firing line, the time is getting short, Jesus coming soon. Keep on the firing line. Sa ating awitin ang awit na yan, sa kailangang pagkakataon, kamayan natin ating ang bawat isa at ating didismiss ang gawain ng Panginoon. The time is getting short, Jesus coming soon. Keep on the firing line. Keep on the firing line. Keep on the firing line. The time is getting short, Jesus coming soon. Keep on the firing line. Habang ating inaawit, ating dinidismiss ang gawain, God bless us all. Keep on the firing line.